Kaysa paano kumita ng 40 to 50,000 a month sa lending business kahit wala kang perang ipapautang. No, wala kang pera pero magpapautang ka. So, can you imagine that? Nagpapautang ka, nakakatulong ka sa community mo, sa mga tao, sa paligid mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, at sa mga nagninegosyo, pero wala ka namang puhunan or pera na ipapalabas. At kikita ka ng 40 to 50,000 a month or even higher, depende sa sipag at saga na gagawin mo sa araw-araw ng buhay mo. Okay, dito ay tuturo ko yan. So, huwag kayong umalis. Stay tuned. Don't go away. Don't go somewhere else. Tuturo ko kung paano, step by step, ang gagawin para kumita ka ng ganong halaga sa lending kahit hindi ka nagpapalabas ng puhunan. So, ano bang advantages ng loan business? Kung ikaw ay nagpapautang, magkadalasan ikaw yung hinahabol, no, or pinag-aagawan ng mga kliyente. Ang negosyong pagpapautang ay hindi mahirap. Ito ay isa sa pinakamabilis at pinakamadaling business na basman gawa ng maraming gusto mangutang. And marami talaga gusto mangutang, kaya lang hindi lahat ay talagang pinupush nila yung pangungutang nila kasi alam nila na malaki ang interest. Ang question is, what if pwede mo sila madulungan makautang at a very low interest rate na makakatulong ka sa kanila at the same time kumita ka ng pera? So, sa tingin mo, aayawan ka ng mga kliyente mo. Okay, punta tayo dun sa kung paano umpisahan ang ganitong klaseng negosyo or sideline. Unang gagawin ninyo ay maghanap kayo ng isang financing institution na nasa lugar ninyo na malapit lang sa inyo. Okay, later, kaya huwag kayong malis dito kasi ibibigay ko sa inyo ang listahan ng magagandang financing institutions na pwede kayong magpa-accredit or magpa-affiliate. All you have to do is just go to their branch, mag-fill out kayo ng form, tell them that you're interested to become one of their accredited broker or accredited loan consultants. Okay, so fill out lang kayo ng forms and then pwede na kayo magbenta or mag-offer ng loan sa mga kaibigan niyo, sa mga anak niyo, sa mga kapatid niyo, sa mga ka-subdivision niyo or ka-community niyo. Ang gagawin niyo lang ay kumuha kayo ng forms doon sa institusyon na affiliated kayo at yun ang pag-fill out niyo na form naman doon sa mga interested applicants na meron kayo. You can actually offer that type of loans hindi lang face-to-face na sa mga kaibigan nyo, but you can email them or you can also post your product online doon sa Facebook or sa Twitter or sa Instagram or ano pa mang social media platform. At para malaman ng lahat na yun ay negosyo mo, trabaho mo at pwede silang lumapit sa'yo para magpatulong, para maka-avail ng loan. Again, dito sa industry na to, ang scarce, ibig sabihin ang kulang ay yung nagpapautang. Sobrang daming gusto ng utang dito. Okay? So, hindi problema ang mangungutang. Napakarami. Okay, so dito na tayo sa kung paano kumita talaga dito sa sideline or sa business na to. Paano ka pakikita dun ng 40 to 50,000 a month at least kung ipupursue mo itong career na to. Alright, once you're accredited sa mga institutions or financial institutions, by the way, ang tanong is, would you just be accredited or affiliated with just one institution or pwede ka magpa-affiliate sa maraming institutions? Yes, pwede ka magpa-affiliate or magpa-accredit sa iba't ibang institutions. Walang limit yan. Pipili lang kayo. Ang gagawin nyo is pupunta kayo doon sa isang financing institutions, either bank, commercial, rural, or microfinancing institutions or companies. Tapos, tatanong ninyo kung how much is the interest. Number one kasi is kung magkano yung interest. Ngayon, ang goal natin is kung paano tayo makatulong din sa ibang tao, di ba? Hindi lang yung paano natin sila mapagkakakitaan o paano tayo kikita ng pera sa kanila. Ang goal natin is paano ba tayo makakatulong din kahit paano. Okay, magkano ba ang interest rate ng isang kumpanya? Then, parang magsa-shopping ka. Kung dito sa company A, let's say 3% per month, dito sa company B, 2.5% per month, dito sa company C, 1.5%, or baka dito sa commercial bank, 0.6% lang or 0.8%. So kung ang applicant mo ay qualified naman for a commercial banking loan, then dadalhin mo yung application niya sa banko. Kung hindi siya qualified doon, okay, at pwede mo lang siya matulungan dito sa medyo mas mataas ng konti ang interest, like 1.5% or 2%, then doon mo dadalhin yung kanyang application. So dapat accredited ka sa marami, hindi lang iisa. And ikaw nga, don't put all your eggs in one basket. Baka mamaya, pag masira ka doon sa isang institution, wala ka ng ibang mapupuntahan. Sayang din naman, di ba? Yung client or yung reputation na naumpisahan mo na sa industry na to. Okay, so sa banko, usually ang interest rate kung commercial bank ay naglalaro yan sa 7% per annum to at least 10% per year. Sa mga sa rural bank, it usually ranges from 0.8% up to 1.5%
per month. By the way, there are different types of loans katulad ng sinabi ko kanina sa previous videos ko. Mayroong collateralized and non-collateralized or the secured or unsecured loan. Yung secured loan, ito yung loan na mayroong collateral. Yung unsecured loan, ito yung loan na plain business or character loan lang talaga. Face value mo lang ang titingnan doon. Okay? But of course, kapag walang collateral na loan ang ma-applyan ng client mo, expect na yung interest rate doon ay mas mataas. Kung collateralized loan, lalo na pag lupa, collateral, mas mababa ang interest rate doon. Okay, ilang percent ba ang binibigay ng banko or ng financing institution sa kanilang mga affiliated or accredited brokers or sales consultants or loan consultants? Depende rin yun. Pag commercial banks, wala silang ibinibigay. May mga ibang banks na nabibigay ng 1%, pero karamihan wala talaga. Pero paano kakikita kung doon mo dadalhin sa commercial bank ang loan? Katulad na sinabi ko kanina, dadalhin mo lang yung account na yon sa commercial bank, una kapag maganda yung record niya at usually kapag may collateral siya. So i-apply mo yung loan application ng client mo doon sa, or isi-send mo yung kanyang loan application, ilalatch mo sa commercial bank. Pero bago mo gawin yun, dapat mayroon kayong agreement ni client na kukuha ka ng 3 to 5% na processing fee or service charge for processing his or her loan. Okay? Sasabihin niya, di ba't hindi na lang siya ang didiretso doon sa banko? Siyempre, kapag siya ang didiretso sa banko, especially kung wala naman siyang time para asikasuhin yung mga documents niya, doon tayo papasok para tulungan siyang asikasuhin or ayusin yung mga documents niya, i-compile yun, at saka yung mga follow-ups na gagawin. Maraming mga clients na gustong mag-loan, pero wala silang time para gawin yun. Doon natin sila pwedeng tulungan. Okay, so kung papayag sila sa 3 to 5% na pag-uusapan ninyo, then go ahead, dadalhin mo siya ngayon yung application niya sa commercial banks. Ngayon, kung hindi siya papayag, then dadalhin mo siya sa rural bank or doon sa ibang institutions na ibibigay ko later. Okay? Doon kasi, ang interest rate na ibibigay sa brokers, katulad natin, ay 3 to 4%. Okay, 3 to 4%. So yung ibang companies, nagbibigay ng 4%, yung iba naman 3% lang ang binibigay sa mga broker. Alright? Ngayon, paano mo masisecure yung 5% kung halimbawa ang dadalhin mo sa commercial bank? Kasi syempre, pag naipasa mo na yung application form ng client mo sa banko, sila na ngayon ang direkta mag-uusap. Okay? I-inform ka na lang ng bank later on na ayos na ang documents ng client mo at approve na siya. And then later on, pag na-release na yung funds. So pag na-release na yung funds, diretso yun sa client mo, hindi yung dadaan sa'yo. So syempre, wala ka ng habol kung hindi ka bibigyan nung napag-usapan nyo ng 3.5%. Good thing, mayroon na tayong memorandum of agreement para dyan na pipirmahan ninyong dalawa ng client mo para sigurado ka or safe ka naman na kapag ibigay sa kanya yung kanyang loan proceeds ay bibigyan ka niya doon sa napag-usapan ninyong 3 to 5% na processing fee na sa'yo ibibigay yun. Alright. Ang kainaman naman doon, pag dinadala mo yun sa commercial bank, ipapaliwanag mo lang sa client mo na sa commercial bank kasi mababa lang yung interest rate. So let's say for example, mapa-approve mo siya ng 7% per year. So that's only less than 1% per month compared sa ibang institutions na aabot ng 1% to even 3%. Okay? Plus, yung commercial banks, hindi naman sila nanghingi ng processing fee. Yung ibang institutions, they usually charge 5% processing fee. At yung 5% na yun, doon yun kinukuha yung para sa affiliates or para sa mga accredited sales broker or loan consultants nila. Okay? So, pag naibidihan ng clients yun at na-compute mo sa kanila yung savings na makukuha nila, papayag na rin sila eventually na doon mo dadalhin sa commercial bank at sila na magbibigay sa inyo nung 5% na mapag-uusapan or mapagkakasunduan ninyo na ibibigay niya as your broker. Okay? Alright, so let's now do the math. Paano mo ma-hit yung 40,000 to 50,000 mo? Okay, kanina sinasabi natin na yung interest rate kapag ka sa commercial bank ay mababa, kaya i-charge mo na lang sila ng processing fee na 5%. Pag doon mo dadalhin sa mga rural banks, for example, or yung mga ibang institutions, microfinancing institutions, they usually charge a service or processing fee of 5%, tapos 4% doon ang ibinibigay nila sa kanilang mga affiliates or accredited loan consultants. Okay, so now you are, since you're a loan consultant, magkano ngayon ang kikitain mo? Assuming, may isa kang client na naiko-close each month at yung client na yun ay mangungutang na, okay, 1 million pesos. So sa isang client alone, magkano nang kikitain mo? 1 million, kung 5%, 50,000. Diba? Kung 4%, kikita ka ng 40,000. E kung may sampung client ka na tago 1 million for the month. So you are likely to earn 400,000. Okay, so realistically, kung halimbawang wala kang clienteng medyo ganun na pwedeng pautangin ng ganun kalalaki, na 1 million, okay? Let's say ang client mo ay mga maliliit na tindahan sa paligid nila at gustong mangutang ng pera. Kaya lang, hindi alam mo paano. Ayaw rin naman nilang lumapit sa Bombay kasi natataasan sila ng interest masyado. Right, what you can do is
yung process ng application, okay? Kailangan, at least isa sa kanila, baka 100,000. Kung may 10 applicants ka, at may ipapa-approve mo lahat yun, 100,000 each, that's still 1 million. So kung doon mo lahat sila ipinasok sa maliliit na financing institutions, non-commercial banks financing institution, or lending institutions rather, then you still get your 40,000 to 50,000. 40,000 naman. So guaranteed yun. Hindi mo kailangan itong gawing full-time job. Actually, pwede ka pang magtrabaho sa iba. Pwede ka pang mag-handle ng ibang products or ng ibang services na pwede mong i-offer. At yan ay ituturo ko sa mga susunod na videos na gagawin ko din. Okay? Pwede mo rin itong gawin habang employed ka. So kung employee ka sa isang company, marami kayong mga employees doon, yung iba doon sa mga kasama mo ay nangungutang at sinasangla yung kanilang ATM at 10 to 20% interest per month, eh tulungan mo na sila. Ang gagawin mo na lang ay i-convince sila na instead of doon sila mangungutang, ipaprocess na lang ninyo yung kanilang applications with legitimate lending institutions at ang babayaran lang nilang interest usually for salary loans is maximum 3% per month. Nakakatulong ka na sa kanila, kumikita ka pa. Diba? Plus dito ay hindi rin natin maiwasang magkaroon ng windfall transactions, yung mga lucky hit, no, na tinatawag natin. Halimbawa, may kakilala ka or mayroong nag-refer sa iyo na isang malaking negosyante, no, maraming negosyo, malaki yung network na gustong mangutang at natulungan mo ng mga pangutang. By the way, bakit ba sila sa iyo pupunta? Usually kasi kapag ka nangungutang, if dadalhin niyo sa commercial bank, sobrang tindi ng proseso at sobrang kapag magkaroon lang sila halimbawa ng CIMAC na tinatawag, magkaroon lang ng bad record, like nagkaroon sila ng bounce check, tapos nare-report yun, nagkaroon sila ng credit card na hindi nabayaran, or nagkaroon lang default, or nagkaroon sila ng open cases, lahat yun reported at makikita lahat yun ng commercial bank. Pag mayroon kang ganun, usually hindi ka na talaga ina-approve. Pero pag doon mo dadalhin yun sa mga maliliit na banko lang, rural banks, or yung mga legitimate din naman na mga mayayaman din na lending institutions, medyo considerate naman sila, no? Open naman sila sa ganung mga situation, especially kung mayroon namang pang-collateral yung nangutang. Medyo tinotolerate nila ng konti yun na mayroong debtong problem sa credit card. In fact, nakukwento ko lang, mayroong isang client na napapa-approve noong December last year na nangutang ng 1.5 million. Initially, nagkaroon kami ng problem kasi meron silang credit card na hindi nabayaran. So definitely, hindi sila pwede mangutang sa commercial bank. So ang ginawa ko, dinala ko siya doon sa rural bank at doon namin siya pinaprocess yung kanilang loan application. Luckily, they were approved last December na released yung kanilang loan around 1.5M. So 4% yung nakukuha ng company namin from that transaction alone. So going back, kung meron kayong biglaang kakilala na nangungutang at with the capacity, with the collaterals that they have, eh, capable sila mangutang, let's say for example, ng 20 million or 25 million, yun yung mga biglaan. At kami rin ay we're looking to getting clients like those at the moment, no? So, malaking bagay yun, 4% of 20 million, for example, can you imagine that's 800,000 in earnings? Ang binabawas lang dyan ay usually 10% na tax. So, pag na-receive mo yung commission mo, nakalis na yung 10% tax. So, ganun kalaki yan. Pwede mong kikitain dito sa trabaho nito. Hindi lang actually 40 to 50,000 a month ang kikitain mo. Kung of course, magsisipag ka, of course, depende yun sa kakilala mo at kakilala ng mga kakilala ng mga kakilala mo na i-refer sa'yo. Okay, so mga kapatid, nasa last part na tayo ng video na to. Bibigay ko na sa inyo ngayon yung list ng mga paborito kong institutions na baka meron din dyan sa lugar ninyo kasi some of this is available nationwide naman. They have branches nationwide na pwede nyong lapitan at pwede nyong puntahan para kayo magpa-accredit or magpa-affiliate. But before that, baka naman pwede humingi ng favor. Paki-like naman itong video na to, paki-share at least sa isa sa mga kaibigan ninyo para at least makatulong din kayo. And of course, kung gusto ninyong makita rin yung mga susunod pang mga videos na gagawin ko on how to make money in your spare time, no? Sideline, part-time, or full-time, at kung saan sa industry ang mga yon, ay mag-subscribe lang kayo and pakiclick lang din yung bell button doon sa baba para ma-notify kayo pagka meron mga bagong i-release na videos on how to make money or how to engage in business na wala kang puhunan or anything sa iba't ibang industry. Okay? Okay, so ito yung mga companies that I am currently connected at the moment na accredited kami, yung company namin is accredited at yung mga tao namin ay nagpo-process ng mga loan applications through these companies as well. Okay, basahin nyo na lang. And then, sa baba, sa description part, nandun yung complete list of companies that provides loans within the Philippines. Pwede nyo rin tignan yun and then check nyo sa areas nyo, sa vicinity nyo, kung merong mga ganong companies. Then, pwede rin kayo mag-inquire dun sa mga yun.
Again, meron tayong mga commercial banks. Lahat ng commercial banks ay nag-offer ng loans. Pwede kayong pumunta at magtanong kung tumatanggap sila ng brokers, no, or yung tinatawag yung loan consultants. At kung magkano ang interest rate nila para pagpipilian yan. Para magsa-shopping kayo, no, kung saan bangko ang pinakamaganda at pinakamagaling. At kung sino yung pinakamabilis mag-process ng application. Siyempre, malaking bagay din yun. Kasi siyempre, sa mga clients, ang pinaka-importante ay yung kung gaano kabilis i-release yung funds. Yung processing time is very, very important kasi kailangan sila ng utang kasi kailangan na nila ng pondo or additional funds. Alright, so finally, if you have suggestions, recommendations, or questions, just write them down at the comment section below. I will try to reply to you as soon as I can. And also, if you like this video and you want to get or to receive notifications later every time that we create new videos on different topics, just click the notification bell. Say hi! Hello! Sarap na ulam nila. Okay, ito si Heidi. Siya yung ating sales and marketing associates. If you have questions, anything about the products sa health and non-life insurance, siya pwede niyong puntahan. So, share natin yung kanya contact number sa baba. Also, if you have questions on how to process loans, how to make money out of this business, siya rin. Yun, yan ay ating expert. Okay, pagka-processing, documentations naman, yan naman ang aming pinakamagbait at pinakamaganda at pinaka-sexy na office administrator, si Tim. Say hi sa madlang people.